Good morning, good morning. Hello, hello, hello. Good morning, guys. Dito tayo ngayon sa accommodation natin. For almost 2 months kami nakatambay dito. Ayan, yung kwarto namin. Huling sulyap sa building namin. Dahil bukas, flight ko na. In God's will. Thank you, Lord. Ituturo ko kayo, guys, sa lokasyon namin para magkaroon tayo ng remembrance sa huli nating pagstay dito sa Saudi. Sa Riyadh po kami ngayon, naka-assign dito sa Binil Camp. So, samahan niyo ako, guys. Pag-ikot-ikot tayo. Kuhanan natin ng memories ang lugar na ito. So, samahan niyo ako. Pag-ikot-ikot tayo. So, pasyalan natin muna yung lugar na may isolation. Yan, yung mga nakabakod na yan. Isolation area yan. Siguro almost 200 na staff ang kayang i-accommodate ng isolation na to. So, kung mapapansin nyo, wala ng tao dahil naka-deploy na sila lahat. Ayan. So, may pailan-ilan ang mga bagong dating ina-isolate dito for 14 days. So, kung mapapansin nyo, dati puno to nung dumating kami dahil galing kami ng Namarek is nasa 80 staff kami lahat. So, ayan guys. Yan yung building ng isolation. Pero ito kasama din to lahat. Ayan, kasama din lahat yan. So, hi! Balik ulit tayo. Pasensya na guys, may tumawag. Tumawag si Commander. Tinatanong sa atin kung kailan tayo uwi at anong oras ang flight. So, balik ulit tayo sa ating gala. So, ayan. Kung mapapansin nyo, tahimik na tahimik. Kasi halos lahat na dumating na-deploy na. So, kami-kami na lang dito ang natitira, yung mga naka tambay at yung mag-exit. So by tomorrow, flight na natin, schedule for flight na natin. At salamat sa Diyos dahil hindi na niya na cancel yung flight ko. 18 tayo sa ating pag-vlog. Sa aming area. Ayan. So, tawid tayo ulit sa kabila. Yung pataas naman dito. Ayan, bakod. Ayan. Ang taas ng bakod. Pansin yung taas ng bakod. Hindi mo pwedeng mahakbangan eh. Pag dumating dito, yung mga baguhan, kahit na okay naman sila, pero kailangan nilang dumaan sa 14 days na quarantine as per rules and regulation ng kumpanya. So dito sa kumpanya namin napaka safe naman, sumusunod sila sa protocol ng Saudi. At the same time, of course, para din sa ating mga safety within ng mga staff. So, laga na, itutour ko ulit kayo. So, hanggang dito, pagkatikot tayo. Ayan. So, ang accommodation nito, tansya ko po, mga buti na mga siguro nasa 500 staff ang kayang i-accommodate nito. So, ayan. Hindi pa tayo, punta tayo doon sa ibang area. Ayan.
Malawak din po ito. Kung inyo mapapansin, ayan, malawak siya. Ito, yung mga lugar na to, Bakod yan. Ayan. Yun nga pala guys, yung kabila nito is camp ng mga Saudi Army. Madadaanan natin mamaya, may mga tower sila, yung accommodation nila. Kukuhanan din natin. Pero bawal din, simplihan na lang natin. Alam kong bawal kuhanan ang mga camp, pero hindi na natin masyadong ipapakita. Kung medyo mahagip man ang ating camera, sorry po. So ayan, dito tayo, naglakad-lakad tayo. Ayan, medyo tapit-lapit natin ang ating stick. Ayan. So mapapansin nyo, tahimik. Punila ng ibon ang marinig nyo. Yung nakakalungkot dito sa Saudi. Pagka ano, kailangan mo mag-aliw-aliw, aliwin mo yung sarili mo. Ayan, yung tanke. Tanke ng tubig, supply ng tubig. Dahil di uso rito yung Nawasa o Maynilad. Ayan, tanke. Ayan yung supply ng tubig namin. So ito yung laundry. Ayan. Ayan, laundry. Laundry area. So mamimiss natin itong lugar na to. At itong bansa na to, in God's will, baka may chance makabalik, pero sa ngayon muna medyo kailangan muna natin i-set ang mind natin para doon sa Pinas na. Dahil mas masarap na kasama ang pamilya, kahit sabihin mong hindi gaano maganda ang kita, pero sa ngayon hindi na natin iniisip yung karangyaan. Hindi, ang inisip natin yung magiging fulfilled tayo na kasama yung pamilya natin. Kasama natin yung mahal sa buhay. So may plan naman siguro si God na magkaroon tayo ng konting kabuhayan at umasenso. Basta focus lang kung ano yung proyekto mo, project mo, susunod ang income. Kung ang mapansin nyo, may tower. Ayan yung tower. Ayan yung tower. Then may bakod na malaki. Bakod na mataas. Bakod na mataas pala. Ayan yung kabilang kampo nyan. Ayan yung camp ng mga army. Mapansin dyan sa labas, ang daming sasakyan ng mga army. Mga Saudi army. So salamat naman, hindi naapektuhan itong area na to. So ito yung pinaglalaroan namin, basketball court. Ayan. Ayan, hindi makita. Ayan, basketball court namin, naglaro kami kahapon. So ikot-ikot lang muna tayo para makita natin. Ayan. Malawak din siya. Malawak din. So, hindi kagaya dun sa lugar na inan namin, pinuntahan namin ng halos 5 years. At medyo nahuli lang kasi ang pag-vlog ko dahil wala naman akong amor pa noon na magkaroon ng ganito. But habang tumatagal, mas maigi pala na magkaroon ka ng mga documentary regarding sa dati mo mga, or mga previous mong trabaho. At least mabalik tanaw yung mga pangyayari na pinagdaanan mo. Sabi nila,
Mahirap. Pero kung akong tatanungin, samo-samo na po yun. Hirap, sarap, tiis, pasensya, package deal na po yun. Dumaan din tayo sa nagkasakit, na-stress, pero isip lang, iisipin mo lang kung ano ang ngayon. Huwag mong isipin kung ano yung bukas. Dahil ang bukas na darating, kung ano mong ginagawa mo ngayon, siya magiging resulta mo, magiging bala mo para bukas. So sa ngayon, ikot-ikot muna tayo. At kung nandito pa yung mga tropa, bisitahin natin. Yan, mas masarap na marami kang kaibigan. Yan. Yan, service-service natin. Yan, service. Ikot tayo. Hindi na tayo doon pumunta sa opisina. Sa mag-ikot-ikot. Para ma-refresh yung utak natin. Ano? Vlog muna ako. Hey, last day na eh. Last day para magkaroon ako ng remembrance dito sa ano. Oh, ayan, tropang Lupandiro. Kamo kong buhay dito sa Saudi. Oh, ayan. Ano, balita? Ito, nag-vlog muna ako para meron akong remembrance sa Saudi. Ayan pala, si Kuya. Nakatago. Nandito kami. Oh, ano mo labahin? Alam mo, napakarami. Madami pa, meron pa sa loob. Ayan pa sa loob? Stockholder ka ba? Oo. Bawo kasi doon sa atin eh. Ha? Bawo doon sa ano? Saan? Laundry. Oh. Hindi ko nila laundry. Ay, ibang tubig yun eh. Baka, hindi, tsaka hinahalo yata. Hinahalo pa sa may ibang lahi. Parang hindi natin alam yun ha. Hindi nga, kasi noon, pumunta ako doon ano. Nakita ko yung damit ko nandun. Oo, isasama yun. Hindi yun nakaseparate kasi kung ilan yung madampot nilang bag dyan, i-ano nila yun, i-sort, i-ano muna, i-receive mo nila. Well, tatagingan. Isasama na lahat yun sa dikulay, puti. Eh, kung mapasama dun sa mga mababagsik, di si Bak yung damit mo. Mga 4 araw, 5 araw. Oo, mga 5 araw na hindi na, ano, na hindi nagpapalit. Tapos dalin dun, ngal-ngal yung damit mo. Ako sa taga ako nung simula mag Saudi, hindi ko na, hindi ako nagpalaba. Dati nagpapalaba ako ng separado kasi may kita naman ng konti dati. Mm. May kayong nagbayad ka, nagbayad ka personal magano ka, mag part-time nila. Madaling, kasi i-separate nila 'yun eh. Madaling masira. Kaso nga lang yung sa laki ng ano ng washing machine. Durog talaga yung damit mo doon. Durog na durog din ang damit mo doon. Eh lalo na doon yung mga 20, mga 50 kilos na washing machine. Utak, kargahan ng kargahan, siguro mga 100 bag yun. Dami. Ah, buta, baliwala lang eh, kaso nga lang, eh, hindi matanggal yun, hindi matanggal yung dumi. Kaya nga kasi isang tubig. Oo. Tubig, banlaw, tapos sabon na. Iba nga eh, sabon na kagad eh. Di ba, tuyo yung sasalpak yung damit. Tuyo. Tuyo yung damit, lalagyan na ng sabon ng kapiraso isang baso na gano'n, no? Tapos, pakarga na tubig, paikutin na, pasasycle na yun. Pagka lilaban mo, pag binalo mo, maitim. Maitim pa, mangitim. Naka. Ganito yung buhay dito sa pagka. Ayun ang buhay ng abroad pag nagpapalaba ka. Kaya yun, halos lahat makikita mo mga Pilipino. Naglalaban ng sarili kasi tayo iba yung ano natin eh. Iba yung kultura natin. Kanila wala silang pakialam. Sa iba wala pakialam kung anong kulay na ng damit. Basta may suot lang sila. Sa ating mga Pilipino ayaw natin yung gusto tayo na marumi. Hindi naman yung mga damit nila. At naman pati pagsampay. Basta pag sinampay naabutan ng sandstorm yan. Magbisa yun. Tapagpag lang. Bukas suot na yun.
Ay, nako. Ano ah. Oo nga eh. Balaba muna. Oo, oh, tapos na ako maglaba. Nakapaglaba na ako ngayon. Eh. Wala nang dulo ka mo yung hapon eh. Hmm, ayan mo na. Maraming kaya. Ano eh. Di mo tiba sila? Masira yung pali with storm eh. Ah, patay. Nadurog na. Ah, lumubo? Oo, lumubo. Ano, saan na siya ngayon? Ano, tsuka ito na. Michael Jordan eh. Biglang umikot sa ira eh. Ganun yung pa niya eh. Wala yung pa ako ah. Kaya pa doon! Hindi na. Eh, saan ba nagpunta yun mga yun? Saan ang kwarto ni Winston? Ha? Saan ang kwarto ni Winston? Doon. Dito ba saan? Hmm. Ah. Eto sila natin. Puntahan ko muna to. Hmm, bagong pintura pala tong walk, ano niya, walkway niya. Arago. Ay, nako. Bagong pintura. Ay, bagong pintura. Ayan. Ayan, ganito. Ayan ang aming kusina. Ikot-ikot muna tayo. Mamaya, mag-interview tayo ng mga Indiano. Paano ang ginagawa? Ayan, ito silang dalawa. Mapapansin nyo, ang ganda ng buo. Oh! Wow, good ha? Talong, no? Ang laki. Ang kamatis, nagkalat lang kamatis ha? Ang kamatis, kulay green. Good pare ha? Pare, say hi. Say hi because you will go on YouTube. Okay. See? These people are very industrious. Yeah. Okay? Okay, bro. Wala. Sisipag may dura mga maintenance dito. Dito naman tayo. Sikat tayo rito. Nalok, no? Hindi lang natin napapansin. Hindi mo lang mamamalayan. Ay, niikot mo. Mapapansin yun. Bakit kulay ano ito? Ayan. Ayan. Ayan yun. Kulay ba ulit? Okay ang tawag yan. Ha? Kulay ba ulit na yan? Ha? Gusto yung pampurga? Ito guys, ha? Sa Saudi, meron na rin ito. Magkiripil. Magkiripil. Pampurga yan. Ayan o. Pwede yung pampurga. Ayan o. Wala ano na rin o. Pero pag nandun sa desierto, wala ka makita kahit damo. Hindi tumutubo yung halaman. Puro damo, makikita mo, puro buhangin, walang damo. Ayan. Mapapansin nyo, wala kang makasalubong na tao. Punta natin mamaya si doktor. Yung doktor namin. Doktor na abogado pa. Nakatambay doon, pasyalan natin. Alas lahat, nakatingin ka sa loob ng kwarto, hindi pwede lumabas. Tinatamad lumabas.
natin si Doc. Lumabas si Doc eh. At least lumipas man ang panahon. Meron tayong mapapanood o maalala natin yung mga lugar na napuntahan natin. Marami na rin tayong napupuntahan, kaso nga lang hindi na kukuha na ng video o documentary dahil wala pa sa isip natin yung pag-vlog na kagaya nito. At salamat sa YouTube na binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng documentary file sa kanilang site para at least one click lang makikita mo na yung file mo, yung mga nakaraan mo, mga experiences, mga knowledge. So after this may mga bago tayong mga content guys pag-uwi natin sa Pilipinas. Siguro magdadagdag tayo, hindi na ganito. More or less, meron tayong mga DIY kasi marami tayong mga gagawin sa bahay natin. Sa bahay namin, maraming gagawin. Magdi-DIY, construction, at kung ano-ano pa. So, abangan nyo guys, yung mga kasunod na mga upload videos ko. So, ito tayo. Doc! How are you, Doc? Why? When going? Kurais. What is your position there? I don't know. I'm going after. Huh? I'm going after. Still, there is no designated area or position? Maybe manager? Manager? Going up. Do you remember what you and Malatos before? Yeah. One guy with three supervisor. Now you will, maybe I think you will become a supervisor. No, I mean no sir. You go with Malatos, you know. Now new system. Huh? New system, yeah. You adjust, huh? Yes, sir. I know. This is my favorite stuff. Mr. Abu. Abu Kalam. Good. You're going, Marathon going. Why not sawa-sawa? Fighting, watching, good. It's natural now? Now, no. New world. Yeah, new system. So, you must adjust. Maybe 6 months, you know. How many months left? 6 months. 6 months left? No, me 6 months finish. That's why you save money so that when you decide to finish your contract, at least you have yeah. You have big amount of money. Yes. Rather than you decide now after when you go Bangladesh. No. After no. You don't have money, after you will think I need to go back. Malum, no break. Now me thinking kalas. Mm. No. 6 months only. July, mid, August. Good this one. Yeah. Spend your time with your family because we are getting old. So we need to spend more time. Not to stay here for almost 3/4 of your life here. How many years here? 22 running 23 years. Run 22, now 21, 18 years. See? Oh, that means running 22 years. No. running 18. 18 years only? Yeah. In Saudi Catering? Yes. Oh, see? No, before no working another. First job in Saudi Catering? Maybe first time see Bangladesh had no working. No, what I mean is when you go abroad, going another country. No. Only in Saudi? Yes. And only in Saudi Catering? Yes, another no. So you start in Saudi Catering
18 years ago. Yeah. 18 years. By the way, you are now rich, I know. You have how many years? Maybe 7. See, only 8 years. Yeah. You go in another country working, going another country, me no going, but cannot finish already. I already decide at the age of 45, I will stop going outside, going abroad. Finish already. You understand. Ah, come, interview. Interview with Abo. You see? Huh? This is a big movie. This is now big movie. Oh, Binod? I know. Now big movie. Mineral after four. That's why, yeah. Now diving after mineral. Wow, very good, huh? Now big food. Yeah, sometimes opportunity, if there is an opportunity. Now, you grab the opportunity rather than you stay here. By the way, Korais is good, I know. Yes, before me another location no working, you know, me only one location was. 9 years. No going after close, me going another location. Yeah, all close. Same with me. This close, we go Namari. Namari close, coming there. Maybe now go Aramco, 6 months finish, me go. You see? All finish contract, all close. No, Thomas contract, you know. Samsung close. We understand. Western Park in Jubail close. No. Namarek finish contract. No. There Thomas location close. We understand, but now maybe 6-7 location. Open. Open. Yes. Oh, see, very good. Akurat, you know. Week 2. Dammam. One new. Another Saloa, one new open easily. Hey, good. Good for Saudi Catering. Good for them. You know, and also RC2, good for the staff. RC2, 100 people, commission. Now all come. All people. Vindication. Exit. They cancelled. What can we do? We need to. Malato's, if they need more work. Malato's thinking coming Manamari. Now, like. Maybe. I don't know. You mean not you. We will see. The decision is still not yet final. Yeah. Not final. But for me? You another country going. You know, Eastern by Philippines. You know? You who? Go another country. Me understand. This video you watch in my YouTube so that you will see. No. You will see. No. No remembrance from Abo. This guy is good. You know how many years? How many years with me? 5 years? Five years, huh? Namari. Yes. 4 years half. 4 years and a half. 2016, eh? 4 years. Ah, correct. 4 years and a half. 4 years and a half, no Gerger? No. How about the other guy? No. How about the Malatus? No. Malatus good. But Malatus good. Sometimes all people. Sometimes crazy. Malatus good. No, this is good. Okay, doctor, I'm giving because tomorrow I'm leaving. Maybe we will not see each other. Okay, thank you. Okay. Also, boss, sometime and too much talking. Sometime we will give the you know. Now, after problem. No tension now. No tension. Tomorrow going, huh? Yes. I'm leaving tomorrow. Tomorrow, Malatas will be. Malatas will be. Will he have schedule on May 2? Carmelo? Carmelo, he is leaving tomorrow. Okay, so, thank you for my time. Okay, welcome. Okay. Have a nice day. Okay. So, ayan. Narinig niya.
halos lahat ng ibang lahi tumanda na rito ng ilang taon. So good for them. Well, matagal sila sa kumpanya. Pero in the other side, palayo sa pamilya, hindi naman natin kagaya sila, kaya nila magtiis, tayo hindi. So much better na ang pag-abroad, hindi yung isipin niyo mo yung pangmatagalan. Okay for the survival, but kailangan mong iplano ang lahat. Kung ano man yung, kung meron mga taong may binagdaanan, meron naman taong medyo nagkaroon ng magandang kaginhawahan, pero totally sa akin lang is kung paano natin dalhin yung sarili natin dahil malayo tayo sa pamilya. Yun lang ang lesson na aking na-experience dito sa pag-abroad. So luckily hindi tayo dumanas ng kahirapan sa trabaho. At the same time, medyo may kakayanan naman tayo at may experience naman tayo pagdating sa mga hard work at saka kung ano man yung mga hindrance na dumarating sa ating nature of work, na-manage naman natin. Pero sa iba, medyo nagkaroon ng mga diferensya, that's why medyo hindi naging successful yung kanilang trabaho o either na or the or yung kanilang employer. Dito okay naman sana, kaso nga lang medyo mababa lang ang bigayan. Para lang sa expenses ng pamilya. Pero sa trabaho naman, hindi naman mabigat o mahirap. Ups and down. May mahirap, may maganda. Pero kung in total, in summary, medyo okay po yung aking trabaho dito. So kaya lang tayo nag-decide na mag for good dahil kailangan natin na i-uplift yung standard of living naman natin pag nasa Pinas tayo. So, natin kailangan natin tumulong at the same time hindi pa rin tayo mag-stop sa trabaho. Meron pa rin man tayong gagawin doon. Sa ngayon, hindi pa natin predict. But habang araw-araw na ginagawa mo o either na pinaplano mo together with action, talagang makikita mo kung ano magiging development mo. Not only dun sa sarili mong buhay, sa sarili nating buhay, sa pamilya natin, kundi kung ano yung kung paano natin binibuild yung future natin. So ayan guys, maraming salamat sa panood sa aking video. Naku po, may napulot po kayong lesson kahit sa panandali ang vlog lang. So this is the last day and bukas flight na natin. So see you in Philippines. Goodbye Saudi. Pero Saudi is the best country sa akin dahil mababait yung mga napupunta nating mga lokasyon o mga may kaibigan natin Saudi. So thank you Saudi. So dito natin tapusin yung ating pag-vlog. Maraming salamat. At always protect yourself, always keep safe. Alam na natin yung kalaban natin na hindi natin makikita. So kailangan natin na pahalagaan yung sarili natin. So dito na lang po tayo guys and
sa lahat po. Good good day and God bless. God be with you. Thank you.